So, alright, good day mga parno. For today's video is mag-unbox tayo ng in-order natin na helmet kay Sir Jeff Adriano Inguito of MotoJeep Garage. Yun. Yung page ni Sir Adriano is yung MotoJeep Garage. Si Sir Adriano po mga par is a sealer, online sealer ng HJC Helmets. So, actually, dalawa yung pinagpipilian ko na online seller. And wala na siyang stock. Kunti na lang. Wala akong natipuhan na design. So, kay Sir Jeff, makakumuha. So, yung helmet natin na i-unbox is the HJC I-70 na model. Yung size nito ay 2XL. So, binis ko lang siya sa mga sizing ng helmet ko, which is the Evo and the LS2. Yung LS2 ko is LS2 Rapid 2XL. Medyo may kalakihan yung skull natin. So, ayun. Ito yung in-order natin, guys. HJC. So, actually, na-check ko na ito kahapon. Binuksan ko sa couriers, which is the JRS Express Philippines. Binuksan ko to para ma-check kung nandun yung one. This one is sealed. Sealed this dito sa hapon. So, buksan natin mga par, no? Yung loob ng box. The helmet itself. Tapos, may binigay, sabi ni Sir Jeff, may binigay siya na previous, eh. So, yun siyang binigay na HJC na t-shirt. Kaso XL, di kasya. So, may pagpupunta ito. Tapos, yun. I-pin lock mga paro. I-play na tayo na pin lock. Tapos, yan, wala na. Yan lang. Foam sa loob. Tapos, yung owner's manual. Wala na. Yun yung maganda sa HJC, yung helmet bag medyo makapal. Unlike dun sa mga brand na mid-range na in-order natin, like hindi ko na i-mention, medyo manipis. So, ito siya. Digid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 ig. Yun. So, ito yung helmet na in-order natin. Actually, yung design, hindi ako pumili. Kasama ko yung pumili ng design, ng kulay. So, I-71, ECE-certified, 22.052XL, 1,600 grams. So, ito yung isa kang choice ko. Tapos, yung pangalawa is yung I-70. Ito yung binili ko kasi nga medyo magaan. Naglalagay pa tayo ng camera at saka pag dito, intercom. Yung isa kong choice is the I-71, pero sobra siyang mabigat. Tapos sa 1,800 grams, ilalagyan mo pa ng camera at saka intercom. So, ito. So, this helmet, mga par, is intercom ready. Yo, pwede tayo maglagay ng intercom. May kuha na sa loob for intercom. Tapos, dual visor na rin siya. Dito yung panya sa ilalim mo. Dito. Yan. So, yung helmet ko na ginagamit sa ride, which is the Evo, siguro na sa ilang rides na sinamahan namin yan. Yung Evo ko, siguro sa mga 10 endurance loop, yung sinamahan namin, yung magkasama kami yan. So, it's time na magpalit na. So, ito yung napili natin, I-70. Mid-range siya sa HJC na brand. Yung helmet na to is tinatawag pa nila na mid-range price helmet.
Alam naman natin na kapag HGC helmet, meron silang mga top of the line na mga helmet, which is umabot minsan ng mga up to 30,000 to 50,000. So nabilong to siya yung i70 sa mid-range price, yung nasa 11,000 plus. So ito yung gagamitin natin sa Bohol Loop. Yes sir, Bohol Loop. So ang ganda ko dito is parang magaan siya. Tapos yung vents, marami siyang vents, yung pinagmamalaki talaga ng HGC, yung air vents ng helmet nila, maganda. Tapos yung foam, makapal. Makapal ng foam, oh, unlike dun sa Evo. Ayan. Siguro same kapal sila ng nasa LS2 na helmet. Yung LS2 ko medyo makapal din. Tapos may kwansya dito, chain cover. Maka quick release na strap. Pa naman ako ng quick release, pero for safety sana ginawa nilang double D-rings for safety. Wala akong masabi dito mga par, kasi marami ng review sa helmet na to. So actually yung isa nyo lang hindi siguro alam, yung itong i70 is mapipace out, mapapalitan na siya ng i71 na model. So ito siguro mga limited stock na lang yung mga natira, according to Sir Jeff, kasi yung helmet na to is mag-phase out na. So maglalagay pa tayo ng kwantito mga par, maglalagay tayo ng chin mount for our camera and intercom. So tapos ilalagay natin yung free na pin lock. Yun, thank you so much Sir Jeff, thank you. May pin lock, hindi ko na-expect na padadalan mo din ako ng pin lock. Yun. No more review kasi madami ng review sa helmet na to. Alam ko magandang helmet na to. Hanggang dito na lang mga par. Song TV here. Kapow. Camera ready, action.